Sa video na to, gusto kong pag-usapan ano nga ba ang premium bonds. So kung gusto mong mag-invest, gusto mong malaman kung ano to, at gusto mong palaguin yung pera mo gamit ang premium bonds, itong video na to ay para sa'yo. Panoorin mo. Hi everyone! So nandito na naman tayo para sa isang deep dive talking about premium bonds. Ito yung ating 2020 edition na premium bonds. I think meron silang nilabas last year at ito yung pangalawa nila nalabas tungkol sa premium bonds. So ang pag-uusapan natin sa video na to, ano nga ba ang premium bond? Ano nga ba yung kailangan mo ilabas na pera para kumita dito? Ano nga ba yung risk? Ano yung reward? Ano yung pros? Ano yung cons? Para saan nga ba itong premium bond na to? And ano yung kaibahan niya sa iba pang mga investments out there? So before I talk about kung ano yung premium bond, himay-himayin muna natin para sa mga tao hindi pa masyadong familiar sa investing. Kasi alam niyo naman yung goal ko kung bakit ginagawa ko itong mga videos na to ay para educate kayo, para magkaroon kayo ng tamang understanding sa investing. Kasi naniniwala ako na bawat Pilipino, kailangan mag-save, kailangan mag-invest, kailangan maglagay ng pera sa ground, itanim, para later on, 5, 10, 15, 20 years, kung ano invest nyo ngayon, 2020, just give it time, it will grow, and it's money making money for you as well. Kaya ako itong ginagawa pa ulit-ulit kasi kailangan natin matuto eh. And I do hope that after this video, wag lang kayo basta-basta mag-invest dahil sinabi ko, kailangan nyo suriin, kailangan nyo pag-aralan, kailangan nyo rin tignan kung yung investment na to ay para sa'yo. Kahit anong i-invest nyo dito, please remember, this should be an amount of money that, number one, hindi nyo kailangan, hindi nyo gagamitin. Number two, kung mawala man siya, hindi ko naman sinasabi mawawala siya. Kung may mangyari man dito na hindi positive or hindi optimistic, makakatulog ka pa rin na mahibig. Kasi yun yung pinaka-tekniko sa stock market eh. Yun yung pinaka-tekniko sa negosyo, yun yung pinaka-tekniko sa mga investment. Naglalagay lang ako ng pera na pag gumalaw man to, mawala man to, okay ako. Hindi ako awayin ng asawa ko, hindi ako awayin ng mother-in-law ko. At mas importante yun, please remember, money should add to you. It's not something that should take away sleep from you. And it should not be something that should take away peace of mind from you as well. So, ano nga ba ang premium bond? Pero bago natin masasagot kung ano yung premium bond, kailangan muna natin malaman kung ano yung bond. Ano yung pinaka-basic underlying condition kung ano ang bond for 2020. For those na hindi pa nakakapanood ng mga videos ko about bond investing, may mga lalabas dito, tapos lalagay ko yung link sa description. Pero basically, bond ay gobyerno umuutang sa'yo. Ang government bond is the government borrowing money for you. At since yung video na to, pinapanood nyo ng 2020, dati may mga bonds sila na ginagamit para sa infrastructure program, para sa build, para magkaroon ng mga infrastructure para sa atin. Pero ngayon, since we are in the midst of a pandemic, yung problem ngayon is we also need funds para matugunan yung mga gastos dun sa nangyayaring pandemya ngayon sa Pilipinas. And kailangan ng government ng funds for it as well. So please remember, madami pa silang magiging sources no, kung saan sila hihiram. Pero yung bond na to, ito yung mga offered sa mga retailers. Doon sa mga hindi nakakalam, we have two types of investors. Meron retail, meron mga institutions, yung mga malalaking banko, yung mga malalaking korporasyon. Tayo, retailers, doon tayo pasok sa tinatawag nila na retail treasury bond. And sa November nila na offering, which is happening a few days from now, yung goal no, ng government is to raise around 3 billion pesos which pupunta diretso somehow add money to the government para matulungan yung pagtugon sa pandemya at para may panggastos yung government para sa ating lahat. In essence, pag naglagay kayo ng pera sa retail treasury bond, nagpapautang kayo sa government or essentially yung gobyerno ng Pilipinas umuutang siya sa'yo. At kung napanood niyo yung mga iba ko pang videos or nabasa niyo yung mga libro ko, sinabi ko doon na pag yung government umutang via bonds, it's considered safe, it's considered guaranteed, it's considered na yung pera na pinasok mo kung nagpasok ka ng 1,000, nagpasok ka ng 2,000, nagpasok ka ng 10,000 pesos, nagpasok ka ng 5,000 pesos, sure yun na mababalik sa'yo yun. It's considered safe. So, kung isa kang tao na medyo hindi ka masyado risk taker, kung isa kang tao na, okay mag-invest, pero ayoko naman na kinakabahan ako, etong treasury bond ay para sa'yo. Kasi safe siya eh. Kung ano yung pinasok mo, hindi na siya bababa doon. Pero hindi lang yun.
Yung kaibahan nito sa Pag-ibig MP2 is, sa Pag-ibig MP2, yung capital mo, secure. Pero yung earnings mo, magbabago. Depende sa dibidendo na binibigay ng Pag-ibig MP2. Samantalang dito sa retail treasury bond or sa premium bond sa ibibigay nila, pati yung earnings mo, guaranteed. Kasi utang siya. Pag sinabi ng gobyerno, ito yung interest rate na kailangan nilang bayaran sa'yo kada taon, yun yung amount na ibibigay nila sa'yo. Kung naglagay ka ng 1,000, for example, tapos 4% yung interest, bibigyan ka nila ng 4% ng 1,000 pesos na hinubog mo. Pero ito naman, kaibahan, I believe na since bond to, meron tong withholding tax, which is around 20%. What makes this premium bond very unique? What makes this premium bond special? Ang dami ko nang pinag-usapan ng mga investments dito. Bukod sa secure siya, bukod sa safe, ulitin ko, safe and secure yung capital mo. Pero hindi lang yung capital mo safe and secure. Safe and secure also, pati yung kikitain mo. Meron ka ng expectation, meron ka ng expected earnings. And kung pinapanood yung mga video ko about passive income, about cash flow, about predictable earnings, pasok to dito. Kasi kung nagpasok ka ng amount na to, multiply mo lang kung ano man yung interest nun, sure yun yung matatanggap mo. Ito yung something na pwede mong tulugan na hindi ka kakabahal kung ano man mangyari. Kasi sure yun na yung government, as long as the government stands, kahit sino maging presidente, mababayaran nila yung utang nila sa inyo. What makes it unique is the capital, yung minimum amount na kailangan mong ipasok, 500 pesos lang. So, abot kaya siya sa bawat Pilipino. And ini-encourage ko yung mga tao eh. Yung 500 pesos, mag-Lazada ka lang, mag-Shopee ka lang, gumastos ka sa ibang mga social media platforms, bumili ka sa mga Viber community, mapapalaki na yung gastos mo. Yung 500 pesos, mabilis mo siya mauubos eh. Pero why not palitan mo yung mentality mo? Oo nga no, instead na gastusin ko siya ngayong 11-11 na sale, why not yung 500 na to, itanim ko na lang, invest ko na lang. Bigyan ko muna ng pagkakataon yung kinabukasan ko, bigyan ko na muna ng pagkakataon yung sarili ko na magkaroon ako ng chance later on na kung ano yung hinagay ko ngayon, it will give me the ability to make more money for me in the future. So essentially, kaya interesting ang premium bonds kasi yung capital, hindi ganun kalaki yung minimum amount. Para sa akin, abot kaya siya sa madaming Pilipino kasi 500 pesos lang. So imbes na gastusin nyo yung pera nyo, invest nyo na lang. Imbes na ilagay nyo sa isang bagay na hindi nyo kailangan, mawawala din ang value, invest nyo na lang. Pero what makes the premium bond interesting is, katulad ng sinabi ng title, premium bond. Hindi lang secure capital nyo, hindi lang kayo meron fixed na investment na makukuha na guaranteed ng gobyerno, pero may chance pa kayong manalo ng kotse, condominium, bahay, etc. So they're doing this, I think they're doing this to entice more and more Filipinos na teka, instead na magloto kayo, na may raffle, lagay nyo na lang dito. Ako, yun yung paniniwala ko. Kung gusto mo lang to leave things to chance, this is much, much, much better than the lotto. Kasi pag nagloto ka, tapon na yung pera mo eh. Hindi naman lahat mananalo eh. Pero pag linagay mo yung pera mo dito sa premium bonds, isipin mo ito na mabuti. May chance ka nang manalo, pero yung perang linagay mo, kumikita pa siya ng interest para sa'yo. Pero hindi lang yun eh. And the real heart on why I'm making this video is this. Katulad na sinabi ko kanina at the start, yung pera pupunta hiramin ng gobyerno para pang capital sa pandemya na to. Meaning, hindi lang kayo nagpapahirap, hindi lang kayo kumikita, pero tinutulungan nyo pa yung bayan, tinutulungan nyo pa yung mga tao na sila yung wala masyadong pera, sila yung natamaan. You're giving funds for the government to make this economy sustainable. And that's what I've been saying. Mas maganda na kesa natutulog yung pera nyo, nasa bahay nyo lang, nasa alkansya nyo lang. Kung may mga anak kayo, tapos yung pera nila nasa alkansya, yung pera nila nakatabi lang, yung pera nila hindi nagagamit, ilagay nyo na lang sa bonds. Na magkakaroon kayo ng chance na kumita, secure pa, guaranteed pa, tapos may chance pa kayong manalo. Saan kayo makakita ng ganun? Para kanino tong premium bonds? Naniniwala ko, ito ay para sa mga tao na gusto safe yung pera nila, sa mga taong hindi risk taker, sa mga taong ayaw nila na katulad sa stock market, pwedeng bumaba yung value ng investment nila. Sa mga tao na kung gusto nila tanggalin yung investment nila dito, very liquid ang bonds na pwede mo rin siyang tanggalin anytime. So yun yung advantage na. No? So kahit na yung mga duration yan, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years, ganun yung haba ng mga bonds, pwede mo siya ipapalit or pwede mo siya i-redeem. Yun nga lang, medyo may mga certain changes yon. Pero
liquid siya. Hindi siya katulad pag nilagay mo yung pera mo sa negosyo, hindi siya katulad ng pag bumili ka ng kondo, bumili ka ng bahay, bumili ka ng lupa, hindi mo siya agad-agad mapapalit or mabibenta into cash. So, kung isa kang tao na gusto mo safe, secure, hindi masyado nakakatakot investment, tapos liquid na pwede mong galawin kung kailangan mo yung pera, ito ay para sa'yo. At ito pa, sa mga nanonood ng mga videos ko about cash flow, about passive income, about getting predictable returns, pasok to. Bakit? Isipin nyo to, naglagay kayo sa million, naglagay kayo 10 million, passive income for life din ito. Meaning, habang naka-invest kayo, yung prinamis ng gobyerno na interest, makukuha nyo siya, tatanggap na lang kayo. It's still money working hard for you, it's still money making money. And you might think, ano yan, hindi ba nakakatakot yan? What if maglagay ako, hindi ko naman alam anong mangyayari sa ekonomiya 10, 15, 20 years from now? Guaranteed siya. Anything that's mandated na retail treasury bond is guaranteed. Retail treasury bonds are one of the safest investments out there. But here's the thing, don't just take my word for it. Try it. Try it for 500 pesos, pwede na kayo magsimula eh. Try it for 500 pesos, it will give you the experience. Isipin nyo to, pag nag-aral kayo sa school, gusto nyong matuto, magiging attorney, magiging engineer, magiging accountant, you would spend hundreds of thousands or millions para matuto. Ito, for 500 pesos, hindi ka lang kumita, hindi lang guaranteed investment mo, pero may chance ka pa matuto that you get to experience it firsthand na hindi nyo lang pinapatunod yung video na to na kinikwento ko sa inyo kung ano yung bonds. It's high time for Filipinos to experience making money from bonds because they're very, very safe eh. Naniniwala ako na as much as I want a lot of people to invest in the stock market, I want a lot of people to start businesses, I want a lot of people to invest in real estate, baka hindi pasok lahat sa mga tao yun, lalo na sa capital requirement, lalo na sa volatility. Pero ito, I really believe that anyone that wants to have their money work hard for them, this is a better way for them also na risk-free, na guaranteed that their money is also working hard for them. So this is what I'll do. Sa description below, I'll put a link there that will give you more information about it. You can click it, but normally you can open it sa mga banko. So lapitan niyo yung mga banks, especially the ones that are attached to this premium bond, and dun kayo mag-open. Simple lang siya, you just have to fill up information like any other investment na ginagawa niyo, information about you. Of course, they want to know also saan galing yung pera. You also have to present IDs to show proper identification na ikaw talaga yung nagsasign up nun. Tapos yun, since may banko kayo, galing dun sa banko nun, yun yung magiging pampondo ng pera ninyo. Tapos, here's the thing, every time na magbibigay sila ng interest, yung interest na yun pupunta sa bank account ninyo. Tapos, by the time also na ibabalik na yung pera sa inyo ng gobyerno, please remember, may mga tenure yan, may mga time frame yan. Pag natapos na, nakuha na ng, nagamit na ng gobyerno yung pera mo or tapos na yung time frame ng bond, ibabalik nila yung pera dun sa bank account nyo. So, ganun lang siya. Every time na may interest, isipin nyo lang na may pumapasok na pera sa bank account nyo na lumalaki lang siya, ng lumalaki in a very safe and secure way. Kung ngayon, habang pinapanood nyo ito, baka sinasabi nyo, parang okay ang premium bond na yan. Pero bakit hindi lahat nag-i-invest sa premium bond? I can only come up with two reasons. Number one, baka hindi nila alam. That's why they think it's risky. Or baka hindi nila alam, kaya laging ginagastos na lang yung pera or nasa time deposit na lang yung pera or nasa savings account na lang yung pera. But this is a better alternative than those things that I've mentioned. Mas maganda ilagay nyo in terms of earnings ha, na safe ha, na medyo mas malaking kikitain, tapos guaranteed. Mas maganda yung kikitain nyo sa premium bond as compared to lalagay nyo sa savings account, sa time deposit, tsaka sa cash account yung pera mo. Kasi hindi rin siya gagalaw eh. Mas malaki pa yung possible na kikitain yung all things being equal, comparing them head to head. And pangalawa, may mga tao din na mas risk taker, na baka kaya hindi sila nag-i-invest sa premium bond kahit guaranteed, kahit mas malaki yung kita sa banko, for the very reason that they want more returns. But since they want more returns also, mas malaki yung risk na pwede nilang ipasok doon. Mas malaki yung risk na pinapasok nila, mas malaki yung pwedeng kitain nila kasi kaya nila i-tolerate yun. At hindi ko sinasabi na yung premium bond is the best investment out there, pero kailangan nyo sabihin, is this the best investment that will fit me? Am I a person that's conservative? Am I a person that gusto ko guaranteed? Am I a person na gusto ko passive income na cash flow lang? Am I a person also na yung capital ko hindi ganun kalaki? So kung pasok ka doon and gusto mo i-try, sipin nyo to, magkakaroon ng 13 matri, magkakaroon ng bonus, or kung meron ka naman talagang 500 pesos, why not allot that money? Why not put that money to the ground and let your money work hard for you? So this is our 2020 primer of premium bonds. I hope nakatulong. And kung may questions pa kayo,
lagay nyo lang sa comment section. I will try to make videos on top of that para masagot ko yung mga tanong ninyo. And I just want to educate you as much as possible. Kung gusto nyo itong compare ko sa Pag-ibig MP2, lagay nyo lang sa comment section at gagawin ko din yun para at least magkaroon kayo ng understanding about it. But please remember this, may timetable to. By November, dapat nag-invest na kayo dito. Hindi katulad ng Pag-ibig MP2 that you can do it anytime na ongoing siya. Pero guess what? Kung di man kayo maka-avail dito, madami yan, madaming capital raising ng ginagawa yung government that over the next few months or the next few years, pag medyo kabisado nyo to, medyo na-understand nyo na, or may capital na kayo, ready na kayo mag-invest, we'll also have another opportunity to do so. I hope you guys got a lot from this, and I hope madami kayo natutunan at gusto nyo itong mga Tagalog na videos na ginagawa ko, na hindi lang puro stock market din yung pinag-usapan natin. We're giving you more options to make your money work hard for you, because at the end of the day, use the prime years of your life to invest. Use the prime years of your life to make your money work hard for you. Use the prime years of your life na habang nasa 20, 30, 40 years old kayo, huwag nyo sayang yung pera, huwag lang puro gastos. Okay lang mag-enjoy, okay lang nag-gumastos, pero mas maganda rin na mag-ipon, mas maganda rin mag-impok para pagtanda ninyo, madami kayong investments na lumalaban para sa'yo. So kung gusto nyo pa malaman more about this, sa description below, I have a ton of videos talking about Pag-ibig MP2, talking about bonds, talking about stocks, talking about business, talking about real estate, and everything else in between. So, I hope madami kayo natutunan. Sa mga nag-stay up until the end, I'm just curious, ano nga ba yung pinaka-natutunan nyo dito sa video na to? I'm curious kung meron nga ba akong natulong, meron ba itong nagbigay ba ako ng clarity, ano yung pinaka-key learning? Si Marvin Germo, isang stock trader, isang investor, but in the same time, isang advocate of finance that I really believe Filipinos deserve better. If you want more videos like this, like, share, subscribe, and smash the bell para ma-update ka. Tamaan ang kampana para ma-update ka every time I come up with new videos like this. So, that's it for now. This is Marvin Germo. I hope this video helps you trade well, trade strong, trade smart. See you all again soon, guys, and God bless you all. Pero dahil Tagalog to, mga lakal ng mabuti, mga lakal ng malakas, at mga lakal ng matalino sa susunod na pagkakataon. Bye, everyone!